Ang pagboto tuwing barangay at SK election ay nagpapakita ng magandang hangarin para sa kinabukasan. Hindi lamang para sa sarili o pamilya, kundi para sa buong komunidad ng bawat nasasakupan. Sa pagpili ng leader ng ating lugar, ay sumasailalim sa bagong mukha ng progreso sa ating kabarangayan. Marami na sanang tatakpo para sa halalan, marami na silang ipinagtagpi-tagping mga plano kung paano nila mahikayat ang mga nasasakupan na sila sanang piliin sa pagdating ng butuhan. Handa na rin sana bilang maglingkod at mamuno sa bawat barangay dahil may nais pa silang gawin hindi lang sa pagpapaunlad kundi pagbibigay ng bagong programa na makakabenepisyo sa komunidad. Nitong mga nakaraang buwan, abala ang Commission on Elections lalo na dito sa probinsya ng Aklan para sana sa gaganapin na barangay at SK elections sa December 5, 2022. Ngunit marami sa pagdinig sa Kongreso at Senado na ang papalapit na halalan ay kailangan muna ulit suspindihin at ituloy sa susunod na taon. Subalit nitong 10 ng Oktubre ay nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act 11935 na nagsasaad na ipagliban ang December 5, 2022 barangay at SK election at sa halip ay sa huling Lunes na lamang ng buwan ng Oktubre 2023 ito gawin. Ganap na nga pong batas ang pagpapaliban sa barangay at SK elections. Gagawin na ito sa huling Lunes ng Oktubre sa susunod na taon. And it is now official, the Barangay and Sangguniang Kabataan elections will be moved to the last Monday of October 2023. Pirmado na po ni Pangulong Bongbong Marcos ang batas na nagpapaliban sa Barangay at Sangguniang Kabataan elections na nakatakda sana gawin ngayong taon. Inanunsyo ang naturang panukala sa publiko noong 12 ng Oktubre, kaya ang pag-imprinta ng mga balota ay pansamantalang sinuspinde. Marami sanang hindi nais sa pagpapaliban, ngunit ang batas ay batas kaya dapat lamang natin itong sundin. Ipinaliwanag naman ng Commission on Elections or COMELEC na hindi masasayang ang election paraphernalias at mga supply na gagamitin sa barangay at SK election. Sa panayam ng Kalibo Cable News, kay Mr. Crispin Raymond Terrardo ng COMELEC Aklan, hindi masasayang ang mga inihanda ngayong taon. Ruin yung mga paraphernalias na haumbraw ta ay hindi yan mapapawalang saysay kung sa Tagalog naman or hindi natin mahambal na wasted mouth kasi magamit pa tagihapon yung mouth. Kung matandaan na ako na kung nagtaliwan at kung may mga elections kung nagtaliwan yan gain yung petsa at na yung election returns sa actual date na ginhimo o election but then yung gamit ng gihapon doon na paraphernalias. Sa makaroon abi, ay bukunit na yung automated atong ng election. No? Butang bagon, lubaluta nga nag-aabot ka mong iya na pagagamitin para sa barangay ng SK election, ay blanco imaw. Blanco imaw. Butang bagon, kita nga nag-aboto, ay kita mismo nag-aabotang it na yung nag-aubra it na yung kasugat itinagan kung mga kandidato na akong nahamutan o nagustuhan na akong ngayboto. So, bukon it na yung bagay, bukon ng iman it masyadong importante yung pizza kasi kung ginasugo matakaroon it akong COMELEC at the end, hay, bago magperma o akong yung mga Board of Election Tellers or the akong na barangay board of canvassers to that effect, hay, sugat ang aerodate at dator kung tulik niya. So, ibig sabihin, in short, hindi po wasted ang mga materials or paraphernalia sa nintipere po ang COMELEC head office. Walang dapat alalahanin ng publiko dahil ang mga election paraphernalias tulad ng mga official ballot at ipapanggamit ay mananatili sa warehouse ng COMELEC kung saan mahigpit itong babantayan at sisiguraduhing ligtas hanggang sa susunod na taon para sa October 2023 barangay at SK election. Dahil sa mga pagbabago, balak ngayon ng COMELEC na ipagpatuloy ang voters registration hanggang sa huling linggo ng buwan ng Nobyembre o kaya sa unang linggo ng Disyembre para mas tumaas pa ang bilang ng mga botante. Wa aton nga voters registration ay nayang
Tapos imo ni July, no? Nag-start imo from July 4 to July 23. So, tapos at arato. Makaroon, hay, after it akong naghamba abing hindi umata, mapuspon na re-election, so, rumatabu karahay na yan magto kami sa plan B. Ano na usual yung ina-operate? Tumilek, ay siyempre magkakaroon na naman tayo ng bagong registration date or continuing registration. So, gina-expect namun na sa pag-abuto na lang November or dayang December ay mabukas or ma-open yung mandato niya continuing registration as to the SK at the atong regular voter in preparation naman pa rin ako sa October 2023 barangay and SK election. Kung hatandaan ninyo sa mga atong mga previous na inunanon sa radio, ginahambay nato ng kaibahan sa preparasyon na aming naginahimo sa para sa pag-abutong ng election is also the concept na nagpreparar man kami na just in case nga hindi matabo, matayon doon, i-postpone the election, ay magkakaroon tayo ng registration. And that's it. Hindi matayon doon election, magkakaroon po tayo ng continuing registration anytime soon. Yung hugat bilang namot-damot na Comelec resolution. Samantala, nagbigay naman ng iba't ibang reaksyon ang mga Aklanon, lalo na mga kabataan dito sa Aklan, tungkol sa pagliban ng barangay at SK election. Pabor ako sa pag-postpone kasi I think bukon pa ito ready. Bukon pa ito ready do COMELEC karon hay according sa nasagap na ako ng balita hay walang budget daw. Yon. Abuan may kita nga pag kailangan pagtunat pansin makarala like for example sa aton nga economic status sa inflation rate abi. So medyo nalulugi ra aton nga ano makara. Hindi po, kasi po, para sa akin po, para na-delay po yung mga projects na para sa kabataan po. Actually, pabor po ako, since sa estado po ng bansa natin ngayon, mas marami po mong problema ang dapat pagtuunan ng pansin ng bansa at paglaanan ng mga budget compared po sa elections, na pwede naman po siyang i-postpone actually for next year. Ako na ako pabor sa pag-postpone it, barangay or SK election dahil nga tungod about sa makara nga issue hay gusto ko nga pagpatuloy do election niya also to change nga sa galid sa SK election dahil may iba-iba man abi kita nga prinsipyo ug iba-iba atong do perspectives nga gusto nga bag-oon sa aton nga community. Pabor ma'am kasi do ro expenses or budget nga pwedeng magamit sa election ay pwede pang magamit sa ibang bagay ng mga makabenepisyo sa aton niya society. Take. Hindi po ako pabor na hindi po matutuloy yung barangay election this year dahil para sa amin po, mahalaga po na matuloy ang barangay and SK election. Gayon din ipinaliwanag din nila ang kahalagahan ng barangay at SK election bilang kabataan na may pagkalinga sa kanilang bawat lugar dahil nais din nila na maiba ang magsisilbi sa kanilang barangay. Importante nga aware kita kasi we are part of the society. Dapat may concern kita kara kasi we have to elect the proper leaders kumbaga kung sino deserving. Dapat aware kita sa andang mga kakayanan nga makapag-serve. Parang po sila po yung naging bosses ng kabataan tsaka sila po yung parang nagde-develop or gumagawa ng mga projects para ma-develop po ang kabataan in a good way po. Importante po ito dahil directly ito nakaka-apekto sa amin lalo na sangguni ang kabataan and as a kabataan kami rin po yung kami po yung directly na maapektuhan and indirectly na involved sa mga bagay po na ito. Para sa akin po, bila pong estudyante at kabataan po, malaga po yung barangay SK election. Whereas nga kung siin mabatian do amon niya boses bilang kabataan, at sa mga kabataan makarahay, may mga concerns at gusto na nanda ipagawa kung alin man ang mas nakakabuti sa ating komunidad. Gusto po naming mabigyan ng chance yung mga candidates po na tatakbo and sa tingin po namin ay mas deserving and yung mga platforms po nila ay
na kasi siguro pong magbe-benefits po lahat po ng kabataan, mayaman man po or mahirap. Hindi man matutuloy ngayong taon, ang barangay at SK election ay hindi ito hadlang upang ang mga nakaupo ngayon sa pwesto ay magpatuloy sa kanilang mga programa at pagpapaunlad ng ating bawat barangay. Sa kabila nito, sa nakalipas na local and national elections noong May 9, 2022, marami ang naihalal na bagong leader sa probinsya ng Aklan at itong buwan ng Oktubre ay inilatag nilang kanilang nagawa sa loob ng 100 panunungkulan bilang leader ng ating bayan. Kabilang na dito ang bagong halal na gobernador ng Aklan na si Governor Choen Miraflores na naghayag ng kanyang mga nagawa sa 100 panunungkulan. It is my distinct privilege to report the accomplishments of the provincial government of Aklan within the first 100 days of my administration. In my inaugural address, I have emphasized health services, agriculture, tourism and economy, youth and education, social services and governance as my priority sectors. For the past 100 days, I am happy to report that significant gains have been made in these areas through our combined efforts and significant boost from the groundwork laid by the past administration. We have instituted reforms in our procurement process such as online bidding participation, streamlined requirements and greater transparency, which resulted to a total amount of 3.7 million savings for the provincial government in span of 4 months from July to October. Our provincial treasurer's office is already a Hall of Fame awardee as one of the top performers in locally sourced revenues and once again ranked number 3 in the fiscal year 2021. Compared to July to September 2021, our local source revenue collection increased by 164% from 27 million to 44 million and our EEDD fund increased by 185% from 39 million to 72 million in July to September this year. Maliban dito, ilan ding bagong alkalde sa iba't ibang bayan ay naghayag ng kanilang mga nasimulan at nagawang programa sa kanilang mga nasasakupan tulad ni Kalibong Mayor Churis Bautista Sucro na ginanap sa Pastrana Park at Makato Mayor Ramon Legazpi III na ginanap sa ABL Sports Complex, Makato, Aklan. As your town mayor, serving the Kalibunghons and advancing the community will always be my top priority. My dear Kalibunghons, it is with great honor and humility that I present to you the journey that we have shared in my first 100 days. Umpisa sa unang adlaw, ipagpungko ugagi nga nagsabak sa serbisyo si Mayor Churis Sucro. Ginpamatian ro mga problema sa sugod itbanwa ag personal nga gininspeksyon ag ginagtunan ro mga lugar nga nagakinahanglan nga matauan itnagkakaigo nga atensyon ag aksyon. Ro anang pagpalangga sa kalibo ay hindi matupungan. Si Mayor Sucro una gipermi para sa mga nagakinahanglan. Gilang pag-uwahay road opening sa barangay Kabatanga, ag road opening sa barangay Kalangkang. So day one ka road openings po ang roaton nga major infrastructure development sa atong banwa. Pero soon to come, hay kabuabong road openings, kabuabong concretings, covered courts, nag-increase do aton nga collection iya sa banwa from 991,000 to 1.7 million. Sa mga naisakatuparan ng mga leader ng ating bayan, naway magpatuloy pa ang paghahatid ng serbisyo sa mga Aklanon at maging inspirasyon ito para naman sa mga tatakbo, lalo na sa darating na barangay at SK election 2023. Hindi lang ang bawat bayan sa Aklan na magkakaroon ng aktibong leader, kundi pati na rin sa bawat barangay. Sa pamamagitan nito, sana'y magpatuloy ang ating pagbangon dahil minsan tayong nadapa dulot ng pandemya na COVID-19.